What's up guys? This is Andrew from Tomguts Media. Balita ko, hindi ka daw mahilig kumain ng ampalaya. Alam nyo bang napaka-importante kumain ng gulay sa inyong buhay? And kapag bumili kayo ng ampalaya after February 14, lahat ng makita nyo ampalaya sa grocery store or sa palengke ay matamis na. Dahil hindi na sila bitter. So if you want to learn more about this recipe, make sure to watch the whole video and let's get started. To get started, kailangan muna natin ipamove on ng ating ampalaya para hindi na siya masyadong bitter. Paano natin magagawa yun? Kailangan natin siyang kamustahin, kausapin at believe it or not, lagyan ng asin. Kailangan niya muna dumaan sa maalat na stage para matanggal ang pagka-bitter niya. Hiwain lang natin ang ampalaya natin sa gitna at gumamit kayo ng kutsara para tanggalin ang mga buto nito. Ito ang tinatawag natin na spooning technique. And at this case, big spoon ang gamit ko. Pagkatapos nyo siyang tanggalan ng buto, hiwain natin siya sa maninipis na piraso. Ilipat lang to sa isang bowl at lagyan natin siya ng asin. Himasid lang natin ang asin sa ampalaya natin. The salt will draw out the moisture from the ampalaya, therefore matatanggal na ang harsh bitter taste nito. Dahil nasa tubig ng ampalaya ang pait nito. Pagkatapos nyo himasin ang inyong ampalaya, lagyan natin to ng tubig and set it aside for 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minutes, banlawan lang natin ito ng mga 2 to 3 times para matanggal natin ang asin at ang pait ng ampalaya. I-drain lang natin ito at i-set aside muna. Hiwa lang tayo ng sibuyas, bawang at kamatis pang gisa natin. Meron ako dito 150 grams ng pork kiniling at mga 4 na hipon. Tinanggal ko lang ang ulo at balat ng hipon. Hindi ko na pinakita pero hiniwa ko lang ang hipon sa maliliit na piraso. Pagbati naman tayo ng 2 itlog para mamaya. Para magkakulay ang buhay ng ating gulay, gumawa muna tayo ng annatto oil or achiote oil. Mag-init lang tayo ng mantika at maglagay tayo ng annatto seeds. Pakuluan lang ito ng saglit at pwede na natin ito i-strain. Mag-init tayo ng konting oil na ginawa natin kanina at ilagay nyo muna ang ulo ng hipon. Gisahin lang natin ito hanggang sa medyo tostado na siya. Lagay na natin ang gulay at gisahin lang natin ito hanggang sa malambot na sila. Lagay nyo na ang pork nyo at lutuin lang ito ng mga 7 to 8 minutes or hanggang sa maluto na ang giniling nyo. Lagyan na natin ito ng mga 2 teaspoons ng patis at haluin lang ng mabuti. Lagyan din natin ito ng konting black pepper. Once naluto na ang giniling natin, ilagay na natin ang ampalaya natin na may pinagdadaanan. Haluin lang natin ito ng mabuti kasama ng giniling. Simulan muna natin ito lagyan ng 1 cup ng tubig para maluto ang ating ampalaya. Paglagay din kayo ng 1/2 tablespoon ng asukal para mabalance ang lasa. Maglagay ulit kayo ng mga 1 teaspoon ng patis. Takpan lang ito at lutuin for 5 minutes on medium heat. After mga 5 minutes, naglagay ulit ako ng mga 1/2 cup ng tubig. Pakuluan muna natin ito. Once na kumukulo na, ilagay nyo na ang hipon at haluin lang natin. Habang kumukulo, dahan-dahanin na natin ang paglagay ng ating itlog at haluin natin ito while you're pouring. Lutuin lang ito ng mga 2 minutes or hanggang maluto na ang itlog. Tikman nyo lang for final seasoning at pag okay na, edi okay na. Pwede na tayong kumain. Para sa mga Tomguts dyan, pwede na tayong kumain. Okay, so gusto ko lang sabihin na napaka-importante kumain ng gulay para sa ating kalusugan. Pero Drew, parang puro giniling lang ata yung linuto mo dyan eh. Guys, alam ko, kaya nga ito masarap kasi giniling lang to na may konting ampalaya. Pero joke aside, masarap talaga ang simpleng dish na to. Natanggal ang 80% ng pait ng ampalaya dahil sa technique na ginawa natin kanina. Try nyo subukan sa mga kaibigan nyo dyang bitter, baka matanggal ang pagka-bitter nila. Kaso nga lang, baka umalat naman sila. Anyway, I hope you try this recipe out and let me know how your guisadong ampalaya turned out. As always, thank you for watching this video. Kapag nagustuhan mo siya, please don't forget to hit that like and subscribe button. Huwag niyo din kalimutan i-share at i-click ang bell notifications para malaman niyo kung may bago kong post. This is Andrew from Tomguts Media signing off.